tayo para sa ating kunting kaalaman, sa ating closure, sa ating splicing machine, and also sa ating ODTR. And bakit? Dahil ito po ay isang fiber optic na gawain, kaya sisimulan po natin. So una po, unahin natin itong ating closure. So ito po ang ating base. Ito po yung base with fiber, or ito po ang base with tray, with fiber. And syempre andyan po ating spare tray. At ito po ang ating oval port. Okay, yung ating oval port, ating po oval port ay dito po pinapasok yung galing sa STC or in and out. Dalawa po ilagay natin dito, ha. Tanda po natin, dalawa. Dalawang kable. So, yun dito, yung kable dito, for example, may dalawang kable. Yung kable dito sa isa, magaling po yan sa ating main or STC. And dito yung isa, papunta po ito sa isa pang doom. Kuha po. Yung dito, dalawa yan. Isang butas po siya, pero yung isang kable, papasok natin dito. So, yan na lang. Yung dito, yung isa, yung may butas yan eh. Yung doom na, ito yung oval port, yung tatawag. Yung dito, yung isang kable, galing po yan sa papasok. Galing sa STC, papasok dito. At palabas, papunta sa another na ganito, na closure. So, may closure dito sa ulaya, at saka yung isang closure and andoon sa takasusi. For example lang po tayo, ah. So, dito po yan, papasok, galing sa STC, papunta sa takasusi na closure. And ito naman po ang ating distribution port. Yan po. Ito naman po yung mga port na ito, yung maliliit na ito, inyong titigan. Itong maliliit na to, papunta po yan sa bahay-bahay. Okay. So, papunta sa bahay-bahay ito, papunta to. Sa, for example, ito naman, ito, papunta to sa bahay namin. Yung ito. For example lang po to, ha. Assuming tayo. Itong port na ito, papunta sa aming bahay. So, galing sa, galing dito, sa may, galing dito sa ating main source, papasok siya dito sa, babalatan po natin yung, ano mo tayo, ha? Balik muna tayo sa oval. Galing sa oval, pasok. Pagpasok niya, ilalagay natin, pagbuksan natin, isi, gagamitan natin ng fiber or fiber cable slitter or rotary fiber slitter or stripper. So, yan po. So, babalatan natin at titingnan po natin yung ating binalatan or ating in-slit. Dapat po magtama po dito sa gilid ng ating base. Yan po dito. So, pantay po yan. Dapat magpantay siya dito. And then, nung binalatan natin, papasok natin dito yung tinatawag nating may butas po dito sa loob. Dito, hindi ko makikita. May butas po dyan, mayroong butas. Ilalagay po natin yung CSM. Yun, tinatawag nating Central Strength Member. Pero balatan po natin, kasi may kulay po yan, itim po yung kulay niyan. So, babalatan po natin siya at saka ipasa sa butas dito sa slot niya. Sa kanya talaga yan. And then, lalagay natin sa gilid. Galing naman dito, yung ito yung transportation tube natin. Ito yung puti. Dapat, hanggang dito lang siya sa may gilid ng ating dito sa gilid ng ating splice tray. Yan. And then lagyan po natin, talihan po natin siya ng tie wrap. Ang tie wrap po natin, yung pagtali natin ay hindi po pwedeng sobrang higpit at sobrang maluwag. Ang
tamang pagtali po ay dapat hand tighten lang po. Tamang-tama lang po siya na magagalaw at basta tamang-tama na po, huwag nyo na pong masyadong lakasan para hindi po ma-stress yung ating fiber. And also, pag nabalata natin, ang natira na lang ay cladding at saka yung fiber. Yan po. And siyempre, pag na-splice na natin, gawin natin yung figure 8 na way ng paglagay ng or paglagay ng fiber sa splice tray. At yung sobra nating mga fiber, for example, yung pumunta sa bahay namin ay isa lang, isang fiber lang, eh magkasunod kami dito, marami kayong pamahay-mahay, pa isa-isa kami dito, so nakagamit kami or palagay natin is 24 na bahay kami dito, magkahilira. So 24 lang na fiber ang gamitin namin. So yung iba, for example, is, itong fiber na to na pumasok dito is 288 fibers. So ang spares po ng sobra po ay ilalagay na po natin sa baba. Saka tanda po natin, pag mag-splice tayo, palagi tayong mauna dito sa pinakamababa. Dito sa pinakababa. Dito tayo palagi mauna. Next na project, dito. And next, dito. So, pag napuno, for example, napuno itong silalim, na ano na, crowded na siya, marami na siyang fiber, napuno na. Lipat po tayo sa pangalawa, pangatlo. First, dito talaga sa pinakauna. Okay, galing po sa splice or sa inyong spare tray or sa inyong ilalim din, pinakalalim. Ang kasunod po niyan ay number 1, 2, and 3. Huwag po tayo mag-start dito sa taas, pababa. Mahirapan po tayo. Okay? And also, ito ang tinatawag nilang clamp or closure clamp. Hindi po clamp lang ha. Tanda natin, hindi po clamp. Closure clamp. Okay? Kasi ginagamit ko siya sa closure. Marami tayong klaseng clamp. So, yan po ang mga yung ibang gamit natin. And ito naman po ang ating doom. Dito pinapasok yung ating base with fiber tray. Saka meron tayong dito nilalagay na gasket kung sa atin, kung sa Tagalog or sa English, gasket. And may yung tawang-tawa po sa kanya pag nasa fiber na ay o-ring. Hindi po yung o-ring na o-ring ha. O-ring. Bilog po siya. O-ring. O-ring. And dito po, makikita nyo po yung may aluminum tape. Ginagawa po natin ito pag tayo po ay maggawa ng o magpasok na ng, fiber, ng cable dito sa loob ng fiber. So, ang kanyang gap ng aluminum is 1 inch. Galing dito, ito po ang ating shrinkable tube with thermal paint. So, yung tape po natin, tinip po natin dito, 1 inch, yung elektrika, yung aluminum tape, pinadikit natin dito, at saka, pinasok po natin yung ating shrinkable tube. Ito po ang tinatawag na lang, shrinkable tube. And, ano pa, meron po tayo ditong labasan ng hangin. Hindi lang po tayo yung may hangin, pati na po yung closure. So, dito po, makikita ninyo, mayroon po siyang parang valve na maliit. Pag gusto nyo pong malaman kung mayroong leak yung inyong ginawang pag-heat dito, pag-heat gun, kasi kailangan natin i-heat gun yung shrinkable tube para dumikit po siya para wala pong hangin na mapasok or walang tubig na pwedeng pumasok sa loob ng ating closure. Siyempre, lagyan natin ng hangin,
Yung hangin po natin na dapat nasa loob lang ay 5 PSI. Tandaan po natin, 5 PSI lang po. Pagkatapos po natin na malagyan ng hangin, so, ilabas po natin yung hangin sa loob kung mayroong malakas na hangin or umabot na lang 10 PSI, 9 PSI. Bukasan po natin, gawin natin 5 PSI yung lihan. And, siyempre, ilalagyan natin ng fiber na closure clamp. At saka bago po tayo magpasok ng ating base sa dome, palagi tandaan na mayroon po yung arrow. So, hindi po siya papasok kung walang arrow. Kasi kailangan niya may arrow. See? Nababangga siya. So, hanapin natin yung arrow. Nasaan kaya yung arrow? Hanapin natin yung arrow. Arrow. So, nandito po yung arrow sa kabila. Ayan. Hindi po makita kasi sobrang liit. Nandito po yung arrow niya at dito naman sa kapila ito. So, pagsabayin natin yan, papasok natin. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin ng clamp or closure clamp. Ayan. Okay. So, tapos na po yung ating closure demonstration. So, sunod po tayo. Sunod po tayo sa dito tayo sa ating slicer machine. View 3 Eno. So umpisa po natin. Una, kailangan natin ang safety first. Ano yung safety first natin? Meron tayong gloves, goggles para sa mata, and meron tayong aprons. So wala tayong ganyan ngayon kasi for demo purposes lang naman to at kunting kaalaman lang. Pero huwag mo dati kalimutan ang safety first, lalo na dito sa splicing kasi ito yung pinaka kumbaga delikado na trabaho sa splicing. Kasi andito yung mga bubog ng fiber natin. So una, dapat naka-safety first tayo. Siyempre, kailangan natin ang gamit natin para sa fiber. Ito po ating stripper, fiber stripper. So mayroon tayong diyang fiber stripper. And also, ano pa? Cleaver. Ito po yung partner niya. Hindi pwede magkaiwala yung ating splicing machine at saka yung ating cleaver. Fiber cleaver. So, assuming tayo na mayroon tayong fibers na ikakat. So, una, buksan natin yung ating machine. So, pagbukas natin, okay. Pero tingnan natin. Tingnan natin kung may battery pa siya. So, dito sa gilid, it's depende po yun sa ano ha, depende sa machine. Dito po sa gilid ng machine, meron po dyan lights. Makikita natin dyan, yung may button dyan na ipipindot natin, makikita natin kung may, ito po, pipindutin natin kung mayroon siyang battery, light. So, mayroon po. Ulit. Ayan po. Full charge po siya. So, okay. Bakit po natin chine-check? For example, pupunta po tayo doon sa Jeddah or sa ibang malayong lugar. For example, ngayon, nakalimutan natin yung charger. Eh, syempre, dapat naka-full charge siya. Eh, ang gagawin nyo is mag-aapon. Tapos wala kang charger. So, for example, ang gagawin nyo pala is tatlong fiber naputol doon. Pupunta kayo doon. Scenario. Tatlong fiber naputol. Gustong idugtong. Kasi wala silang, yung building nila, walang connection. So, kailangan, i-check natin yung ano natin. Yung
ating battery life at yung charger natin dito sa ating fusion machine. Baka kasi pupunta tayo doon, wala na lang tayong battery life, wala pa rin, wala na rin tayo charger. So kailangan kompleto. Bago, sabi kanila, bago tayo pumunta ng gera, dapat nakakompleto yung kargada natin. And titingnan natin pagdating doon kung anong fiber yung nandoon, kung multi-mode or single mode. So mayroon tayong dalawang klase ng fibers. Mayroong single mode and mayroong multi-mode. Sa multi-mode, mayroon tayong 9 microns. Yung po yung kulay po natin ng ang kulay po ng mga single modes natin ay yellow. Sa standard po na kulay is yellow talaga ang ginagamit natin. And sa at saka blue. Sorry, at saka blue. And sa multi-mode naman, mayroon tayong orange and gray. So, ang ating microns naman sa ating multi-mode is 50 microns at saka meron pang 62.5 microns. So, okay na. So, pag na-check natin yung kung anong kable nandoon, for example, ito ay single mode. 9 microns. So, kakabit natin, binuksan natin yung splicer natin, chinik na yung battery, okay naman. And titingnan natin yung area, for example, crowded or sarado. Sorry, nakakasarado ka, sobrang init na sa loob, walang aircon. So kailangan titingnan natin yung heating temperature niya. Kung ito ay pwede sa ating area. Kasi kailangan natin i-check lahat. So una, i-check natin yung heating temperature. Tingnan natin yung heat niya. Sorry. Yung heat, tingnan natin. Dito po, nakalagay dito kasi sorry, hindi nyo nakikita. Okay, kunin natin. Sige lang po. Ayun lang. So, dito, sana. Makikita natin dito ang ating workbench splice workbench. Ayan. And also splice mode, maintenance menu, heater mode, view and system settings. So pupunta po tayo sa heater mode. Sa heater mode, makikita natin kung anong temperature mayroon tayo, kung ilang temperature mayroon tayo. So si-select natin. Pag meron tayong 40 mm na meron tayong 40 mm na na protection sleeve, hanapin natin dito, i-select natin yung 40. Kasi sa protection sleeve, mga kaibigan, meron tayong 40 and 50 or 60 na protection sleeve, yung mm, yung haba niya. So naka-indicate din doon kung ilang temperature yung ibibigay natin na heat para maluto siya. Kasi didikit po siya sa fibers natin na ipi-fusion natin. So, okay. So, pag napili na natin, for example, ito, 40 mm, i-click natin yung 40 mm. And then, back tayo. Kung gusto nyo natin i-delete yung isa, ayan po, i-delete natin. Or, gusto natin i-edit yung heat, dagdag lang po tayo. I-click natin, or magdagdag tayo. Ito po kasi, ano lang to ah, para sa kunting kaalaman, pwede tayo mag-edit, mag-select, at saka mag- Ibig sabihin ng edit, pwede mo siyang dagdagan or bawasan. Pero kung mayroon naman kayo naka-indicate na, huwag niyo nang pakialaman. Naka-indicate na 'yon para sa 40 mm, 60 mm, 30 mm, 'yan, 50 mm, naka-indicate na po 'yan. So may heating ano na siya, capacity or 'yan na po yung naka-indicate sa kanya. Kung gusto mong magdagdag, gawin mong 50 mm, gawa ka ulit ng 50. Oop. Gusto mo magdagdag, heater mode, select,
mode. Ayan. Kung ayan. So sila ko lang ang 50. Naglipat na sa 50 kasi nilagay ko 50mm yung aking protection sleeve. Okay. So, balik tayo. So, punta tayo sa splice mode. So, sa splice mode, ganun din. Makikita mo kung anong splice ang meron ka. For example, meron tayong kanina, sinabi ko meron tayong single mode. Ang single mode natin is 9 microns. So, ilalagay natin siya sa single mode. Single mode calibration. So, pag naka-highlight na siya, okay na po yun. So, iback lang po natin. Ganun din po yung proseso niya. So, pag bumalik na tayo sa ating trabaho, pipindot din natin yung workbench. Yan po. So, okay na po. So, ito po ang ating Eno View 3 Eno Instrument Fusion Machine. So, pag na-splice na, pag na, ano na natin, pag na, for example, na-strip na natin ang fiber na to, ilalagay po natin sa dito, buksan natin to. Pag binuksan natin, lagay natin dyan, hayaan natin na tamang-tama in dito sa ating electrodes. Ito po yung dalawa na yan, natawag po dyan ay electrodes. Dapat naka-diamond yung kanyang parang diamond na ano yung tawag doon, I forgot. Yung korte niya dapat naka-diamond. So kung ito yung fiber mo, sorry. Kung ito yung fiber mo, dapat nakaganyan lang siya. Yan. So yung end-to-end ng electrodes at saka end-to-end ng inyong fiber nakaganyan. Ganyan. Dapat naka-diamond siya. Naka-diamond. So pag ganyan mo lang siya, close. And then, i-close mo ito. Ito po ang ating wind protector para hindi po siya ma-ano na ang hangin or ng ibang dust. And then, set. Okay. And pagkatapos nun, pag okay na, na-splice mo na siya, so, ilagay natin siya sa ating tube ng heater. Heater tube. Open heater tube. Ayan. And put our spliced fiber. So, yan na po. So, mayroon po tayong ang ating protection sleeve ay 60mm. Kita nyo po. 60mm. So, dapat yung 60mm end-to-end ng inyong protection sleeve ay naka-indicate dito sa 60 and 60 sa magkabilaan. Okay. And close. Okay. Yan po ang ating yan po yung paano gumamit ng fusion machine ng fiber optics. So hindi naman siya masyadong mahirap matutunan, so, di ba? Mga kabayan, mga kaklase. And syempre ito po ang ating machine ng expo ng ODTR natin. So ginagamit natin ito. Ginagamit naman natin ito para malaman natin yung faults. Hindi faults na kasalanan mo, ha. Faults ng ating mga fiber kung mayroon po tayong, or length ng ating fiber also, kung gaano kahaba ang ating fiber na susukatin. Kung may putol ang ating fiber, kung may crack, kung may loose or mayroon siyang crack doon sa dulo, dito sa gitna. Mayroon siyang bend. Makikita natin yon sa real time. And yun. Marami pang iba. Maraming nagagawa ang ating ODTR. So, isa po sa ating unit dito na ODTR ay Expo Max Tester. Or di ba? Tester. So, ang partner niya po ay ito. OLTS or optical light test or optical light OL
optical light test. Tama ba? Okay na, I forgot. Basta OL test po. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Papasok lang sa utak ko. So, ito po ang ating OL test. Ito po ang ating light source. At ito ang ating OPM. Optical power meter at optical light source. So, mayroon po tayo ditong so, pag kumuha po tayo pala ng ating light source, mayroon po tayong 3 reference method. So, ano-ano po yun? Yung 3 reference method natin. Okay. Ang ating 3 reference method ay ito po ang ginagawa natin. Kung mayroon po tayong isang, mayroon po tayong dalawang ganito, isang OLTS at saka isang OPM, kukuha pa tayo ng kable. So, ilalagay natin sa light source natin, yung kable natin, papasok natin. For example, may kable tayo. So, for example po, ito yung kable natin. So, ipapasok natin dito siya sa ating sa ating OLTS. Pag napasok natin siya, siyempre, kailangan i-on natin, di ba? Joke lang. So, pag na-on natin siya, siyempre, papasok natin. Pag naipasok natin, kung meron tayong, kung gusto nating tingnan kung yung kable natin ay walang putol, gamitan natin yung one, yung una or one referent method. Titingnan, continuity lang po yung susubukan natin doon kung mayroong difference yung ating cable, baka putol. Tama po ba? Baka putol, hindi siya makakarit sa OPM. Hindi niya naririn. E kung okay naman po ating cable, magkakaroon po siya ng continuity doon sa OPM natin. Kasi galing dito sa OLTS natin, papunta dito sa OPM, magkakaroon siya ng continuity test dito. Makikita natin. Kung dalawang kable naman ang gagamitin natin, yun ang tinatawag natin na two reference method. Yung two reference method po natin ay para makita natin or masagawa natin yung zero reference method natin. Ibig sabihin nun, makikita natin yung dalawang yung launch cable natin at saka yung ating receive cable ay walang diferensya or walang sira o walang putol, walang crack, like that. So, at saka gagawin natin siyang zero reference. Zero reference natin. Pag na zero reference natin, ibig sabihin, pwede na tayong maglagay ng tatawag natin na or mag-proceed sa ating fiber under test. So, ito yung fiber under test natin. For example, so maglalagay na tayo ng isang kable papunta dito. Gagawin natin yung yung isang kable natin, didiretso natin doon sa ating fiber under test. Tapos, yung dulo ng ating fiber under test, ilalagay natin yung OPM natin or optical power meter natin. Titingnan natin kung meron niyang kung ilang loss yung mayroon sa ating fiber under test. So, kung ilang loss, for example, this is 9 micro single mode. So, mayroon po siyang dito sa ating mismong lalagyanan or sa distributor, mayroon po siyang naka-indicate dito na 1310 at saka 1550. So, sa 1310, mayroon po siyang naka-indicate na loss na, tingnan natin, sa 1310 po, mayroon siyang loss na 0.31 dB per kilometer. So, ibig sabihin, sa product pa lang may loss na. So, dito sa ating kanina, kung natatandaan nyo, sinero reference natin to, so wala tayong loss dito. Kasi ginawa natin zero na. So, ang yung focus natin ngayon is dito na sa ating fiber under test. So, kung mayroon tayong fiber under test, ito yung kukunan natin ng kung ilan yung loss niya, ilan yung splice na ano sa kanya, ilan yung connector yung mayroon siya, yun po. Bilang po yon, every connector, every splice, mayroong loss. Okay? So, ang gagawin po natin,
For example, ang ating antennas dito, nung i-check natin yung kable, for example, check natin yung kable, ang loss na natanggap natin dito sa OPM, sa 1310, ay 5.1 or 5.2. And then, check natin. Nung check natin, yung haba nito ng kable natin dito sa fiber under test at saka yung kable at saka yung ating attenuation na 0.311 itatype po natin sa haba ng kable natin. So tanda natin sa 1310 sa baba niya, lagay natin doon 0.331 dB per kilometer times 12 or kung ilan yung haba or kilometer ng inyong fiber under test times lagay natin 15 kilometer, so equals so 0.331 dB/kilometer times 15 kilometer equals. So ang mangyayari, itatimes natin. Pag natimes natin, tanggalin natin yung kilometer. dB ang natira, unit. So ang sagot niya, ang sagot ng 1310, 0.331 at saka yung ang sagot niya sa at diba tinimes natin yung 0.331 at saka yung 15 kilometer. Basta tinimes natin. Ang sagot nun, ipa-plus natin yung connector kung ilang connector meron tayo. Every connector meron tayong 0.1 dB loss. So kung may dalawang connector tayo, 0.5, meron tayong 1 dB loss. Diba? Meron ng 1. So, meron tayong splice. Ilan yung splice natin? Pero dito, wala tayong splice. So, bibilangan natin. So, kung ang nakuha natin dito kanina, nung sinukat natin, is, lagay natin 4. At dito, dito naman, nung chinek natin yung loss dito, is mababa. Ibig sabihin, pasado ang ating fiber. For example, dito sa ulti sa atin, 5. Yung sagot. For example, dito, nung chinek natin, dinimite natin, meron tayong 4. Pasado tayo. Yun po yung pagsukat ng ating fiber. 1310 at saka 1550. Meron po tayong ita times. Diba? Tulad niyan, kanina, itimes tayo ng 0.331 dB per kilometer times kung gaano kahaba ang inyong susukatin na fiber. For example, 15 kilometer. And then, yung sagot na yon, i-add nyo kung ilang splice at saka ilang connector. Okay? Saka makikita natin yung tamang sagot. Okay na po tayo. Siyempre, meron tayong gamit na VFL or Visual Fault Locator. So, siyempre, meron din tayong kanina, cable cutter, fiber stripper, utility knife, long nose, Kevlar cutter or scissor, side cutter, shrinkable tube with paint thermal paint. Hindi to siya po ah. Ito po ay desiccant or tatawag natin na silica gel. Okay, hindi tayo magkakamali kasi may pangalan po yan. Silica gel at desiccant. Okay? And kung
may kulang pa po. Sa sunod na aking video, tuturo ko pa sa inyo. At ngayon, hanggang dito muna. See you po sa sunod na ating pag-video. So, bye-bye lang po ako every day to sa aking umunting tahanan. Magkaroon tayo ng kunting kaalaman sa fiber, sa paggamit ng mga materials, mga tools, mga machines. At siyempre, salamat Force PH. Nandito pa tayo sa Force PH. And ako po ang inyong lingkod ulit. Jorito Bula po.